Gawin mo ito at hindi mahinto sa kakaisip sa iyo ang partner mo. O di kaya ay maisip ka din ng iyong ex. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto o mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And shoutout muna sa kanila ni Flor Veda Bopa from China, Doma Zoma from Oman, Alice Sotelo from Bahrain, Bila Mercado from Kuwait, Jose Marie Tabliga from Kuwait, Analisa Iniha, Rovena Rovena from Malaysia, and last Maricel Bantilis. Hello po sa inyong lahat, at kung kayo, kung gusto nyo rin magpa-shoutout, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-shoutout ko kayo sa next video. Ngayon, ituturo ko ito sa inyo ang isang spell upang hindi mahinto sa kakaisip sa iyo ang iyong partner. Kung kayo ay magka-LDR, pwedeng-pwede mo itong gawin. At kung sa tingin mo na ang iyong partner, minsan lang kayo naisip, minsan lang kayo naaalala, minsan lang kayo i-chat, tawagan, meron akong or meron tayong pamamaraan upang yung partner natin ay hindi mahinto sa kakaisip sa atin at mag-aalala ito palagi sa atin. So, pwede itong gawin sa nagmamahalang babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa mga mag-ex, pwedeng sa mga nagkalabuan, pwedeng sa nagkahiwalay, and pwede rin ito sa magkalayo sa isa't isa at magkalapit. So, kahit ano yung sitwasyon ninyo ngayon sa inyong relasyon, ay pwedeng-pwede ninyo itong gawin. So, ngayon, ang kailangan lang din natin na materialis upang magawa natin ang ritual na ito is kailangan natin dito ng isang garapon. Kailangan natin dito ng isang butil ng bawang. And kailangan din natin dito ng pulang panulat. Kung wala kang pula, kahit anong kulay na panulat ay pwede na. And kailangan natin dito ng larawan ng iyong karelasyon. Kung wala kang larawan, kahit sa cellphone na lamang. Kahit sa cellphone na lang, at kumuha ka na lamang ng isang maliit na papel na pwede nating pagsulatan ng kanyang pangalan at apelyido. Pero kung may larawan kanya na tulad nito, ay pwede mong gamitin. So, kung wala, ay papel na lamang at tingnan mo na lamang yung larawan niya sa loob ng kanyang or sa loob ng iyong cellphone. So, ngayon, kapag ready na ang materialis na ating kakailanganin, umpisahan na natin ang ritual na ating gagawin. So, napakasimple lamang. Ang gagawin mo lamang una ay sa larawan ng iyong karelasyon ay isulat mo ang pangalan niya at apelyido sa likod ng tatlong beses. So, pangalan niya at apelyido ng tatlong beses sa likod ay isulat mo. And ayun, kapag sa yung sa mga walang larawan, papel ang inyong gamitin at isulat nyo lamang sa papel ang pangalan at apelyido ng iyong karelasyon or target mo ng tatlong beses. So, tatlong beses mong isulat yung pangalan at apelyido ng iyong target. Again, sa mga walang larawan, papel ang inyong gamitin at isulat ang pangalan at apelyido ng tatlong beses. And sa mga may larawan na tulad nito, sa likod ng larawan, isulat ninyo dito ang pangalan at apelyido niya, ni target mo. So, ngayon, kapag nasulat mo na yung pangalan niya at apelyido ng tatlong beses, ang gagawin mo
ay ilagay mo lamang ito dito sa loob ng garapon. So ilagay mo lamang sa loob ng garapon ang larawan, at sa bawang, hawakan mo ang bawang na ito at sabihin mo sa pamamagitan nito, tulungan mo ako na ang gagawin ko ay mabilis itong tumalab at tumama sa aking target na si pangalan at apelyido, sambitin mo. Sabihin mong tulungan kanya at kailangan na galing talaga sa iyong puso ang iyong mga kahilingan, at ayon, sabihin mo na iparamdam sa kanya ang mga ritual na iyong ginawa. So, ngayon kapag kahit anong hilingin mo dito sa bawang na manghingi ka ng tulong upang mabilis mapatupad ang iyong ritual, kailangan na galing sa iyong puso ang iyong mga hinihiling. So, kapag natapos ka ng humiling dito sa bawang, ang gagawin mo ay ilagay mo lang din dito sa loob ng garapon. Kung meron kayong mas maliit na garapon dito, is yun na lang ang gamitin niyo. Ngayon, kapag nandito na sa loob ng garapon, ang bawang at saka larawan, ay itapat mo lang ito kunti sa iyong baba. Itapat mo at sambitin mo ng 7 beses yung pangalan niya at apelyido at yung kahilingan natin or magic words natin. So, ang sabihin mo, una, kailangan 7 beses dapat na paulit-ulit. Itapat mo sa iyong baba, pangalan niya, apelyido, hindi ka mahinto sa kakaisip sa akin. Pangalan, apelyido, hindi ka mahinto sa kakaisip sa akin. Pangalan, apelyido, hindi ka mahinto sa kakaisip sa akin. 7 beses na paulit-ulit. Ang iyong sambitin. 7 beses po. And ayun, pagkatapos ng 7 beses, ang gagawin mo ay takpan mo lamang ito. So, takpan mo lang. And kaya saan ito pwedeng ilagay? Ilagay mo ito kung maaari, kung wala kang katabi sa iyong kama, ilagay mo ito katabi ng iyong unan. Ilagay mo ito doon, katabi na matulog. At kung maaari ay bago ka matulog, pwede mo siyang alugin. Alugin mo siya at sambitin mo lamang yung pangalan niya at apelyido ng isang beses at sabihin mong hindi ka mahinto sa kakaisip sa akin. And kailan ba ito pwedeng, kung hindi mo pwedeng itabi pala sa pagtulog, pwede mo namang ilagay ito sa may loob ng iyong cabinet, taguan mo, itago mo lang para walang makakakita ang iba. And kailan ito pwedeng kunin? Kunin mo ito kapag naramdaman mo na tumalab na. And ayun, kung tumalab na basis, ano ang gagawin namin sa garapon? Anong gagawin sa larawan at sa bawang? Ang gagawin ninyo sa garapon ay hugasan ninyo at gamitin ninyong ang garapon kung kailangan natin ng garapon sa ibang ritual. At yung larawan, pwede mo siyang itago. Yung bawang, pwede mong itapon o di kaya ibaon sa lupa. Nakadipindi sa iyo. And kailan ito pwedeng umpisahan? Umpisahan natin ito ng Tuesday or Friday ng kahit anong oras at pwede sa ibang araw kung kabilogan ng buwan. At sa mga nagtatanong kung pwede ba daw gumawa ng ibang araw ng ritual, pwede naman po, basta alam ninyo sa sarili na gustong-gusto ninyo ito gawin. Yung tipong hinihila kayong gawin ang isang ritual, gumawa kayo ay walang problema. Pero ang pinakamalakas talaga na araw na gagawa ng spell, Tuesday or Friday po talaga. And ayun, sana ay makatulong ito sa inyo. At kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. And don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye everyone. God bless us all.